Ito ang ating latest update sa magkakapatid na nabaliw dahil sa pagkawala ng kanilang magulang. Ano kaya ang bumabagabag kay Ate Crystal? Marami kasi ang nakapansin simula noong wala na si Kuya Ram ay tila bumabalik sa dating pagiging tahimik si Ate Crystal. Tipid magsalita kahit kinakausap ni Sweet Mary, ang kapatid ni Kuya Ram. Laging nakabusangot at tila mahirap pasunurin ito. Kung ating babalikan noong kasama niya si Kuya Ram, ay kusa naman itong nagsasalita at nagkukwento pa nga kay Kuya Ram. Nag-o-open up pa nga ito ng kanyang mga pinagdaanan kay Tatay Ram. Gaya na lang ng pambubuli sa kanya noon ng kanyang mga kaklase at pamimintas sa kanya. Kaya napapaisip ang mga netizen kung may epekto ba ang madalang na lang na pagpunta ni Kuya Ram. O baka tulad ni Kuya Enrico na mas komportabling kasama si Kuya Ram at nakakausap lagi ito. Kailangan siguro ito na magkaroon ng kaibigan na laging nakakausap niya dahil napapadalas na itong natutulala at laging parang may pinagdadaanan ito. Kailangan sigurong matutukan din siya tulad ni Kuya Enrico para hindi bumalik sa dati, at ito ang kinatatakutan ng mga taga-subaybay na mangyari oras na wala na ang Manalastas family para gabayan sila. Samantala, narito po ang samutsaring reaksyon sa social media. Kailangan maturuan si Ate Crystal na mag-let go ng kanyang mapait na karanasan. Labanan niya para matuto siyang magpatawad at maging positive. Hindi po siya magiging masaya sa buong buhay niya kung hindi siya marunong mag-let go at magpatawad. Magiging malungkot po siya palagi. Si Crystal mukhang maunawain o maunahan pa sa paggaling ni Enrico, kasi si Kuya Enrico sumusunod, pero si Ate Crystal parang hindi nagsasalita. Malalim ang iniisip. Tulungan mo ang sarili mo, Ate Crystal. Kawawa ka pag hindi mo tinulungan ang iyong sarili.